Panahon na nga ng kampanya at sari-saring mga issue ang mga naglalabasan. Eh, hindi na bale. Wala na tayong magagawa. Talaga, bahagi talaga yan ng pamumulitika. Yung lang, yung hindi ko matanggap ay yung nadadamay pa ang mga maliliit na negosyo at negosyante. Ang tinutukoy ko, yung tinatawag na cancel culture. Nakakarating sa akin ng mga balita na may binoboycott daw na kanilang restaurant, kanilang negosyo, mga barberya, kanilang hanap buhay dahil lamang sila ay may sinusuportang politiko. Dahil sila ay aking supporter. Nakakalungkot naman na ganitong bagay ay nangyayari sa gitna pa naman ng pandemya. Pare-pareho lang naman tayong umaahon at naghahanap ng paraan para buhayin ang ating mga pamilya. Sabay, dadagdagan pa natin ng ganito. Kamakailan lamang, lumabas ang impormasyon na umabot na sa 4.25 million na Pilipino ang unemployed. Itong mga unemployed na ito ay sinusubukan din nilang makapagnegosyo ng sarili nila sa maliit nilang paraan. Tapos, ipaboboycott pa natin. At yung mga negosyong pinag-uusapan ko ay yung mga maliliit. Ito yung mga tawag na MSME. 99.5% na negosyo sa buong Pilipinas ay MSMEs. Sila ay pundasyon ng pagbangon ng ekonomiya natin. Kaya itong maliliit na pag-cancel-cancel ay malaki ang epekto sa negosyo at mga empleyado nito at inaasahan ng kanilang mga pamilya ang kaunting hanap buhay sa gitna ng pandemya. Kaya naman, mapapamahal ka talaga sa Pilipino dahil kinatutuwa ko naman at hinahangaan ko yung mga supporter natin dahil may ilang grupo na naglunsad ng napaka-positibong pangangampanya. Mayroon nag-beach cleanup sa Boracay, na may nag-tree planting, may mga nag-community pantry, may nagpapakain, may gumagawa. Tinatawag nila BBM discount. Balik-kabaliktaran ng boycott at sila'y namimigay ng special discount kapag alam ay tiga-suporta natin. Saludo ako sa mga ideyang ito dahil bukod sa makabago ay may malasakit sa kapwa at sa kapaligiran. Maraming salamat sa ating mga taga-suporta at ipagpatuloy nyo lang ang pagpakalat ng maganda nating mensahe. Sa halip na magkansela, tayo ay magkaisa. Tulungan natin bumangon ang ating mga kapwa. Laging tandaan sa ating patuloy na pagkakaisa at malasakit sa kapwa, sama-sama tayong babangon muli.